Hi. Good afternoon, mga kasabong. Ito na naman po ako. Magsishare lang po ng kaalaman, konting mga nadanasan ko. At saka marami po salamat sa mga tumatawag sa akin. At pasensya na doon sa hindi ko nare-replyan sa mga comment nyo. Masakit talaga ang mata ko. May glaucoma ako. Marami po salamat. Tulad doon ang dati, chicken talk lang po tayo. Chicken talk lang po tayo at i-share ko lang po yung mga karanasan ko. Mga karanasan ko sa... share lang, chicken talk. Plain chicken talk lang po. Ngayon, nasa sa inyo yun, kung pupulutin nyo, okay din na kung hindi applicable. Hindi ko sinasabi ulit na gawin nyo. Pero sa akin, sa amin, maganda naging resulta. Marami lang tumatawag. Nagpapasalamat ako. Marami din po salamat sa mga tumatawag sa akin. Lalo na lang mga kaibigan ko sa Batangas. Sa mga kaibigan ko dyan sa Batangas. Alam nyo, yung Batangas, napakagandang lugar yan. Isa sa pinagpalang lugar yan. Alam nyo bakit? Dito sa Maynila, nagkakagulo sa tubig. Nagkaka-crisis. Diyan sa planta ng barkada ko sa Batangas, sa San Jose, sa Kasadi and San, meat, chicken processing, umaapaw lang ang tubig. Pinagpala yan sa kayang mataba ang lupa dyan sa Batangas, kaya maganda magmanok dyan. Isa pa, hindi pinapasok ng peste basta yung lugar na yan, yung Batangas. Maski sa mga nyog, hindi pinapasok ng peste masyado yung kukulisap dyan. Ewan ko kung bakit. Hindi rin namin maipaliwanag kung bakit. Basta masarap mag-farm ng manok dyan. Anyway, total na pag-usapan na rin natin ang Batangas. Shout out kong pamilya Carino. Si Emin, Emin Carino, Teng Carino, si Erwin Carino, si Annabel, at si Erbin. Siyempre, kay Tito Sting Carino. Stay safe po kayo dyan. Maraming salamat po. At pagka pupunta kami dyan, masyado kaming asikaso. Mga old family friend yan. From ano talaga sila? From Candon, Ilocos. Pero nag-migrate sila sa Batangas. At sobrang ganda ng Batangas. Shout out ko rin ang pamilya Paitaren. Doon sa matagal na namayapa yung body ko, si Pedrito Paitaren. Yung mga pamilya Paitaren, magandang araw po sa inyo. Stay safe po kayo, especially kay Pe Paitaren, yung namamahala sa Roro ngayon sa Puerto Batangas, sa layo ng mga Paitaren. Stay safe po kayo. At saka sa iba pa, marami dyan na kayo magtampo sa sobrang dami ng mga kaibigan kong Batanggen nyo ika nga hindi ako bumabaret. Okay. Masarap kasama mga Batanggenyo. Marunong silang mawak ng pera. Saka mostly mga Batanggenyo, professional yung lugar. Mahilig sila sa pag-aaral din. Yung kuya ko, yung boss ng kuya ko, nasira akong kuya, Chito. Yung pill banking, pag-aari ng mga laurel yan. Magagaling din magmanok yan. Yan ang totoo dyan. Kaya ako nasasabi to, na hindi naman ako na connected sa pagmamanok lahat ng mga tao dyan. Yung mga tao na babanggit ko. Anyway, dito tayo sa cold weld. Paano raw pinakamagandang welding? Para hindi magbaga. Pagka sinusok-sok yung garol sa kayong talim. Kasi uso ngayon sinusok-sok na. Pinakamagandang welding para hindi magbaga, hindi humina. Hindi magkaroon, hindi bumaba ang tensile strength ng bakal. Cold weld. Ang ginagamit niya sa mga welding sa stainless, sa mga muffler. Tagal na yan. Matagal na yung technology na yan, cold weld. Pag ano nun, hindi masyado nagbabaga, matibay yun. Kunyari, ito yung garol. Isasaksak niya yung talim. Yan. Huwag niyo isasagad dito yung welding sa dulo ng garol. Kasi babaga pa rin yan. Huwag niyo ititry ng cold weld dito sa dulo ng garol. Hanggang dito lang. Medyo habaan niyo gawa ng garol.
para yung dulo, yung dito, dito sa may stress point na suksukan ng dulo ng suksukan ng garol sa kayong ng talim, pagka nagbagayan, magkakaroon na stress point diyan kasi yan pagka ginaganyan. Kaya kailangan ng ang cold weld lang hanggang dito lang. Huwag nyo isagad. Napag-aralan na namin yan. Okay. Saka gumawa na kayo ng bago. Kailangan mag-invest na kayo. Hindi na medyo obsolete na ano. Yung tanso-tanso. Hindi na mag-obsolete yan. Balita ko, yung kaibigan ko, yung isa, may binulong sa akin. Medyo mabuti na yung nalalaman nyo. Updated kayo. Advanced tayo. May nagbabalak ng gumawa na one piece na ano na precasted Filipino knife, hindi taga rito sa Pilipinas, Asia rin, pero mabuti na yun, nabulong pa lang pero balak pa lang. Magagaling gumawa yung bansa na yun sa blade, magagaling yun, magagaling sila sa casting. Dali lang naman yung casting, dali lang yan. Hindi naman ganun ka komplikado ang ano, yung casting. Anyway, sa ano tayo, fighting weight. Kasi sinabi nila, boss, masyadong bumbo kayo manok. Talagang bumbo kayo manok, pero magaang doon sa feeding ko. Ngayon, pagka papalapit na sa fight, day of the fight, babaan nyo ng 5 grams mula doon sa existing. Tingnan nyo, hanapin nyo yung fighting weight, kung saan kikilos na maganda. Kung saan flexible na maganda yung manok. Parang buksingero rin yan eh. Pinabibigat muna yan, tapos pagagaangin mo, hahanapin mo yung tunay na fighting weight ng manok. Yun ang ano, i-adjust nyo sa timbangan. Kaya importante ang may timbangan sa isang manokan. Hindi pwede kayo magmanok, mag-game farm nang walang timbangan. Tinitimbang yan. Okay? O, ito. Paano raw gamutin ang buni? Nako, hindi dapat nagkakabuni manok. Alam niyo, pagka nagkabuni manok, medyo wag naman sana kayo masaktan, ha? Medyo marumi ang manukan nyo. Hindi kayo nagdi-disinfect ng mga kulungan nyo. Hindi kayo nagdi-disinfect ng lupa. Madali lang yan. Yung ginagamit lang ng panghugas ng plato, saka yung ano, yung pang-laba. Yung pangalis naman siya, pagsamahin niyo yun. Ang galing ng disinfectant nun. Ganun, ang pagalis ng buni, madali lang yan. 2 days, 3 days, tanggal na yan. Yung pinapahid sa babae ng mukha ng babae, kahit ano, basta astringent, basta astringent sa mukha ng babae. Ayan, ikayod nyo sa ulo, ikayod nyo maiging ganyan sa ulo, yung parte ng may buni, 3 days, morning, in afternoon. Tapos, pagka kayo nyo, patuyuin nyo yung astringent. Pahiran nyo ngayon ng ano, yung aloe vera sap, yung katas ng aloe vera. Ang galing niya, 3 days, tanggal yan. Basta kayurin nyo maigi, ng may bulak, ha, may bulak. Ilagay nyo yung astringent sa mukha, na ilagay nyo sa bulak, kayurin nyo, pati sa leeg. Kayurin nyo, yung dito. Tanggal yan. Hindi maaaring hindi. Tanggal yan. Sa kalinisin nyo kulungan nyo, hindi maaaring nagkakabuni manok. Ibig sabihin, pagka nagkabuni manok nyo, medyo kulang sa linis ang farm nyo, ang manukan nyo, mga kulungan nyo. O yung tibak. Paano ginagamot doon tibak? Madali lang ang tibak gamutin. Saka dapat hindi nagkakatibak ang manok. Alam nyo, kaya nagkakatibak ang manok. Pagka nagbibitiw kayo, napansin ko ngayon, binabagsak. Ibaba niyo mainam, tandaan niyo manok. Huwag niyo ibabagsak ang manok nang hindi alam ng manok. Unang-una, plakda ang bagsak nun, lalo na kung may bole, medyo flat-footed yung manok niyo, masakit sa tuhod ng manok niyo yun. Pagka binibitiw niyo manok sa mabato, diyan, magkakatibak yan, magkakasugat yan. Una, wala kayong makikita diyan. Tapos bigla na lang magkakamarka yan. Palaki na, mababasa, malalagyan ng dumi ng manok, may infection na, mamamaga yan, gagapang na dito yan. Pagka naman magana dito yan, mga daliri, sa akin, ayoko na niya, reject. Saka hindi nagkakatibak ang manok ko. Kasi ang kulungan ko, lalagay ko yung bistay na buhangin. Binistay na buhangin yung flying pen ko. Tapos may kasamang, ano, yung kugon o kaya yung pinatuyong daon ng saging. Kahit anong daon. Tapos may konting oyster shell na dinagdag.
Yun, kumpleto na yun. Scratch pen, tapos yung medyo mahaba yung mga ply pen ko, 8 feet. Tapos, aalisin ko yung divider. May running pen ka na. May scratch pen ka na. May ply pen ka na. Kaya hindi kailangan ano eh. Kailangan yung mag-iisipan lang. Yun lang ang ginagawa ko. Saka hindi nagkakatibak. Tibak dapat naman. Huwag yung o-operahin yan. Pagka in-opera nyo yan, may mga pinong litid dyan, masisira na manok. Kung minsan dito, biyakin nyo dito, sundutin nyo ng syringe. Dito, dukutin nyo. Pero ako, ginagawa ko dyan, lalagyan ko lang ng mainit na coconut oil. O kaya yung isa pa, yung kasoy. Yung oil ng kasoy, lagyan nyo rito, balutan nyo. Tanggal ka agad dyan. Huwag yung babakbakin niya, huwag yung ako, masisira ang manok. Saka hindi dapat nagkakatibak ang manok. Ugaliin yung hugasan ng paa ng manok. Tapos yung kung nasa ply pen, lalagay nyo sa keeping pen, sa resting pen. Hugasan nyo muna. Hygiene ng manok yan. Yan. O, yung taba naman, paano malalaman daw ang taba kung mataba ang manok? Eh, di may sapola. Dukutin nyo yung puwet, matigas. Ibig sabihin, nakakulong yung manok. Pakain kayo ng pakain, pakain ng pakain. Di common sense, tataba. Tingnan nyo yung ipakpak. Itaas yung ilalim ng pakpak. Ibukan nyo yung pakpak ganyan. Hawak nyo. Ibukan nyo yung pakpak ganyan. Pagka ilalim ng pakpak, yung buto ng pakpak, dilaw yan. Mataba ang manok. Hindi dapat nagkakasapola ang manok. Pagka kinukulong nyo ang manok, matagal nyo ikukulong, bawasan nyo yung pakain. Siyempre tataba, hindi kinikilos eh. Parang tao rin yan. You have to burn what you eat. Pwede naman kumain kahit anong kainin. In moderation lang. Kaya lang, you have to burn what you eat. Kailangan ipawis mo yan. Kung hindi, magkakasakit tayo. Todas tayo. Atake rito. Ngayon, mga barkada ko, ang dami na atake. Kasi paano? Kain ng kain. Lakas kumain ng kanin. Steak. Oh, karne. Naka-aircon. Naka-kotse. Naka-upo lagi. Ayaw kumilos. Ayun. Eh di, masarap naman sila. Masarap ang pagkain. Masarap ang buhay. Katuwiran naman daw nila. Masarap na mamatay na sa sarap. Eh ako, hindi ako ganun. Masarap pa rin magmanok. Pagmamanok, pampaba ng buhay yan. Regarding din sa mga import-import, pagka nagpaparating kayo ng manok, huwag nyo kagad ka, ano, iba, sasalang. Matagal pa yan bago maglabas ang magagaling. Kasi iba, ang pagkakamali ng ibang nagsasalang, may inip, excited masyado, mali. Kaya nga lagi ko sinasabi sa pagmamanok, patience is a virtue. Let's say, dumating ang manok ditong January, ako, yung kami, mga na-advise ko sa mga kaibigan ko, yung experience ko noon pa, maski magaling Bacolod o ibang lugar, at least 6 months bago makapag-adjust yan o makapagpalabas na magaganda. Magtataka ka nga eh, pagka bagong dating, binid mo kagad, dahil sasagwa ng labas. Pero nagtataka sila, bakit habang tumatagal, gumaganda? Eh kasi nga, nakapag-adjust na sa environment, kasi stress pa yung manok. Kasi dalawang klase, sa akin lang, ulitin ko, hindi ko naman sinasabi sa inyong gawin nyo ito, paniniwala ko. Yung mga disclaimer dyan, yung sinasabi ko sa inyo, yung akin lang. Para sa akin, dalawa stress. Mental stress, saka physical stress ng manok. Kailan lang yan. Pabayaan nyo muna mag-adjust yung mga manok nyo imported, galing sa ibang bansang breeding material, bago nyo isa lang, at least 6 months the shortest time. Pero mas maganda ako at least mga 1 year bago makapag-adjust, makapagpalabas ng magandang mga palahi yan. Okay, shout out ko muna yung mga ano ha, mga kaibigan ko sa Buanga, Sibugay, mga pamilya Hopper. Namely, Annabelle Hopper Nakar. Yan, napakagaling na babae niya. Yan ang nagdala ng surfing dito sa Baler. Siya ang ano, ang may-ari ng unang-unang surf camp sa Baler, yung Mia Made It Aurora. Si Annabelle, nasa museum sa Baler yan. Joey Hopper, Gerald Hopper, Paul Hopper, at saka si Jenny Hopper. Mabuting tayo mga taga Sanbil yan. Tagal tayong lugar natin yung Sanville. Isa pa. Shoutout ko rin yung mga lahi ng mga Chongko, Songko sa Guagua, Pampanga. Alam nyo na nga kung sino kayo.
mapapadalas ako dyan dahil yung anak kong isa, nandiyan sa Clark, makatira. Especially nga pala, special mention sa Lelay family ni Luring at nasirang koyang ato, Lelay, ng Luring's Barbecue House. Yan ang pinakamasarap na pagkain sa Guagua. Ilalabang ko ng banggaan yan, yung Luring's Barbecue Shop. Okay? So, pag hanggang dito na lang ako, next time, yung ano, tawag lang kayo. Pagkatsagaan ko sagutin ang tawag nyo. Basta't ayos lang ang tawag nyo. Yung nasa ayos lang. Yung tungkol sa manok lang. Lahat pag-uusapan lang, manok. Manok-manok lang. Kung may nababanggit man ako mga politiko sa mga vlog ko, kasi konektado sila sa sabong. Maraming politiko nagsasabong. Ayun naman, mga nakasama ko lang sa pagmamotocross, sa pag-go-kart, sa mga kare-karera sa kotse, ng kabataan ko. Kaya, nababanggit ko lang. Magmamanok din sila. Masarap magmanok talaga. Talaga, napakasarap magmanok. At tulad nga, may karera na ng kabayo ngayong araw na to. Meron na rin loto. Ito nga, parating na tayo, sunod-sunod dyan, sunod lang tayo. Sunod, huwag tayo mainip, sumunod lang tayo sa patakaran. At magkakasabong na. Tandaan nyo, magpapasko na. Kailangan mag-ipon na tayo ng mga inanak natin. Huwag natin, alam nyo ako, maski ganito, maski papano, nakakaraos ako. Ang inanak ko sa Binyag, 72, hindi ako sumasablay taon-taon. Ang inanak ko sa Kasal, 36. Maski pa paano, hindi pa rin tayo, ano, pinaglalaanan ko yan. Kasi pagiging magkumpare sa grado yan. Okay? Merry Christmas! Happy Cooking! Mag-enjoy lang tayo sa buhay. Tandaan nyo, napaka-igsi lang ng buhay natin sa mundo. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. Kaya maging masaya tayo sa buhay. Okay? Happy Cooking! And see you next time. Bye!